At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Good morning po, ma'am. Mabuti naman po at gising na kayo. Ito po, bumili kami ni Nathan ng mga prutas. Ma'am, kumusta na po kayo? Sino ho ba kayo? Nasaan ako? Hindi pa rin pala bumabalik ang memorya ni Miss Sunil. Uy, ano ka ba? Baka marinig ka niya. Ma'am, kumusta na po kayo? Sino kayo? Ma'am, ako po si Mabel at kasama ko po si Nathan. Nathan? Opo. Uy, kumustahin mo naman si ma'am. Kumusta kayo, ma'am? Anong pangalan mo? Nathan po, ma'am. Nathan? Ang ganda namang pangalan. Teka, saan ka nakatira, Nathan? Ho? Ang sabi ko, napakaganda ng pangalan mo. Saan ka ba nakatira? Ho? Bigla yatang bumait si Miss Sumit. Na-accidente lang, bumait na. Nathan? Uy, kinakausap ka ni ma'am. Sagutin mo naman siya. Anong ayaw mo? Saan ka sasakay mamaya? Huwag mong sabihing magtataksi ka na lang. Nauuwi. Ano pa nga ba? Kaysa naman magasgas ang kotse ko. Anong silbi ng kotse mo kung hindi mo naman gagamitin? Ako lang dapat ang hawak sa manibela ng kotse ko. Ayaw kong ipahawak sa driver na yun. Kaskasiro kaya ang driver na yun. Baka masigawan ko na naman eh. Anak ko talaga ito. Napaka supladita. Supladita nga ako. Maganda naman ako. Oo na. Basta diretso eh ha. Baka gusto mo lang magtaksi para makagala ka. Papa naman. Paano pa ako gagala? Iwala pa naman ako masyadong kaibigan ngayon. Basta. Ipangako mo sa akin. Naririto na pala tayo. Sige. Bumaba ka na. Mag-ingat ka lagi, ha? Ano po yun, ma'am? Taga saan ka? Doon po kasi ako nakatira sa bahay niyo, ma'am. Ha? Nakatira ka sa bahay ko? Kumusta na ang aking magandang pasyente? At si Doc, dumating na. Kumusta ka na? Sino ka? Ako ang attending physician mo. Siya nga pala. May maganda akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, Doc? Pwede ka nang makauwi kahit anong oras bukas. Dahil okay na ang lahat sa'yo. Maliban lamang sa memorya mo na hindi naman magtatagal ay babalik din. Ano po ba ang nangyari sa akin, Doc? Nadisgrasya ka pero hindi ka naman masyadong nasugatan. Nauntog ka lang ng konti na sinabayan pa ng labis mong pagkatakot. Kaya ka nagkaroon ng mild amnesia. Mild amnesia? Oo. Mild amnesia. At dahil mild nga lang, kaya
Sandali lang at babalik ka agad ang iyong memorya. Ganun ba? Oo. Kaya pwede ka nang umuwi kahit bukas. Siya nga pala. Sino sa inyo ang nagbabantay sa pasyente? Siya po. Anong ako lang? Dok, kami pong dalawa. Okay na si Mrs. Montilebano. Pwede na ninyo siyang iuwi kahit anong oras bukas. Papaano po, Miss Sophia Montilebano. Iiwanan ko muna kayo at may pasyente rin akong titignan. Kayong dalawa, huwag kayong umalis dito hanggat walang pumapalit sa inyong magbabantay sa kanya. Sige, Miss Montilebano. Aalis muna ako. Narinig niyo ang sinabi ni Doktor, ha? Huwag na daw muna kayong umalis hanggat walang pumapalit sa inyo na magbabantay sa akin. Naman ang klaseng to. Laging walang professor. At wala nang alam ipagawa sa amin kundi mag-research. Pwede namang gawin sa bahay to eh. Salamat. Nag-bill din. Nagri-ring ang cellphone ko. Sino kaya ito? Si Kuya Brandon pala. Kuya, bakit? Nasaan ka? Dito pa ako sa school. Tawagan mo si Papa. Bakit ako pang tatawag sa kanya? May cellphone ka naman. Nalobat ako eh. Dihintay mo na lang sa bahay. Uwi naman yun eh. Nasaan ka ba? Naririto ako sa presinto. Ano? Nasa presinto ka? Bakit mo pa ipapatawag sa akin si Papa? Naririyan ka na pala sa presinto. Hindi sa presintong hawak ni Papa ito. Kundi ibang presinto ito. Ano? Anong ginagawa mo dyan sa ibang presinto? Nahuli ako ng pulis. Ano? Ilang taon ka na, Dayton? 18 po, ma'am. Nag-aaral ka na siguro? Opo. Talagang bumait siya. Nakabuti nga yata talaga ang pagkaka-aksidente niya. At nakalog ang kanyang utak. Second year college ka na siguro, no? Iho? Huy, ano ka ba? Kinakausap ka ni ma'am. Ano po ulit ang sinasabi ninyo, ma'am? Ang sabi ko, second year college ka na siguro kasi 18 ka na eh. Hindi ho. First year college pa lang po ako. Ganun ba? Hindi ka kaagad siguro nag-enroll, no? O hindi naman kaya ay bumagsak ka sa klase mo? Hindi po. Mahirap lamang po kasi ang buhay namin ni Inang. Kaya hindi niya ako kaagad na iparehistro sa school. Ganun ba? Mabuti naman. At hindi nawala ng pag-asa ang inang mo. At pinag-aral ka rin. Kung si inang lang daw ay hindi niya ako mapag-aaral. Kaso may tumulong daw sa kanya para ako yung makapag-aral ng elementary hanggang sa nagtapos ako ng high school. Mabuti naman. At may tumulong si inang mo para makapag-aral ka. Bihira na ang mga tao dahil nang tumulong sa kapwa ngayon. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa inyo ng marami, ma'am. Dahil kayo ang taong tumulong sa amin ni Inang. Ako ang tumulong sa'yo para makapag-aral ka? Opo. Sa katunayan nga po, doon ako mismo sa bahay ninyo nakatira. Ano? Thank you.
Naririto ako sa presinto kaya kailangan makausap ko si Papa. Ano nga ang ginagawa mo dyan sa ibang presinto? Huwag mong sabihin na huli ka ng pulis. Oo nga eh. Kaya natawagan mo si Papa. Sabihin mo naririto ako sa presinto, Jis. Anong nangyari? Bakit ka hinuli ng mga pulis? Ewan ko ba sa mga walang hiyang pulis na ito. Wala naman ako. Ginagawang masama eh. Oo. Oh, pwede ba namang hulihin ka ng pulis nang wala kang ginagawang masama? Sige na. Tawagan mo na si Papa. Para mapiansan ako dito. Ayokong matulog dito sa kulungan. Anong sinabi mo? Sa bahay ka nakatira? Opo. Maliit pa ako ay doon na ako nakatira sa bahay nyo. Kasi ayun po sa kwento ng inang ko, ay si inang na raw ang yaya ninyo kahit nung maliit pa daw kayo. Ganun ba? Tama nga ang sinabi ng doktor na wala ang memorya ko. Hindi po bali. Babalik naman daw kaagad yun. Siya nga po pala, ma'am. May iwan ko muna kayo. Ha? Bakit naman? Hindi ba't sinabi ng doktor na huwag ninyo akong iwanan? Kasi po, anumang oras po bukas ay iuwi na namin kayo. Kaya aasikasuhin ko na po ang hospital bill ninyo para anumang oras bukas ay makakalabas na kayo dito. Sige. Hindi bali. At naririto naman si... Heto naman kasama mo. Agalan? Siya po si Mabel. Mabel? Oho. Ang personal assistant niyo po. Ganun ba? Sige, Datan. Paki-asikaso mo ang bill ko dito sa ospital. Pero, teka. May pera ka ba dyan? Wala po. Kukunin ko lamang mga bills ninyo. Tsaka ako ipapakita kay Inang. Dahil sa kanya raw ko kukunin yung pera para sa hospital bill ninyo dito. Mapira pala ang inang mo. Hindi po. Sa kanya ko lamang ibibigay ang mga bills para ibigay sa inyong secretary na siya na rin po ang bahala sa pagbabayad ng inyong bayarin dito sa hospital. Si Ma'am Sophia, nakabuti rin palang kanyang pagkaka-aksidente at bumait siya. Nathan! May tumatawag sa akin. Nathan, anak! Inang, kayo pala. Naririyan lang pala kayo sa likuran ko. Patungo na sana ako sa kwarto ni Ma'am Sophia nang makita kita. Teka, saan ka ba pupunta? Hindi ba sinabi ko sa inyo ni Mabel na bantayan ninyo si Ma'am Sophia? Si Mabel, nasaan ba siya? Doon nga po ako galing sa kwarto ni Ma'am Bait. Ano? At sino na naman yung Ma'am Bait na sinasabi mo? Si Ma'am Sophia. Alam niyo, Inang, nakabuti yata ang pagkaka-aksidente ni Ma'am Sophia eh. Ano? Ano ba yung pinagsasabi po? Kasi bumait po siya. Ano? Oho. Biglang-bigla po siyang bumait eh. Anong biglang bumait si Ma'am Sophia? Dati naman siyang mabait eh. Sa inyo mabait, pero sa akin masungit. Pero kanina ho, habang nag-uusap kami sa loob ng kanyang kwarto, ang bait-bait niya. At nakipagkwentuhan pa nga ako sa kanya eh. Sabi ko naman sa iyong mabait yun eh. Teka, saan ka ba pupunta ngayon? Kukunin ko na po ang mga hospital bills ni Ma'am Bait. Dahil pwede na raw siyang lumabas bukas.
Oh, Mabel. Kumusta na si Ma'am Sofia? Ah, Aling Shuning. Nariyan na po pala kayo. Ah, kaalis lamang po ni Nathan. Oo nga. Nagkita nga kaming dalawa sa labas. Pupunta daw siya sa cashier para ayusin ang mga bayarin dito. At teka, nakatulog na pala si Ma'am Sofia. Kumusta naman siya? Ito nga po, katutulog lamang niya. Nagkakwentuhan nga silang dalawa ni Nathan eh. Oo nga raw eh. O sige na, mag-ayos-ayos ka na ng sarili mo para pagdating ni Nathan eh, sabay na kayong umuwi ng bahay. Oh, andyan na pala siya. Oh, Nathan, ang dali mo namang bumalik. May nakalimutan ka, no? Talaga ito, oo. Napakabata pa, pero ulyanin na. Wala akong nakalimutan, no? Oo nga naman, Nathan. Bakit sandali ka lang? At nasaan ang mga bills na dapat nahawak mo? Eh, kasi po ang sabi ng kahera, hindi raw tayo ang magbabayad. Ano? Anong hindi tayo ang magbabayad? Yan daw kasing nakambang kay Ma'am Sophia ang magbabayad ng lahat ng kanyang bills dito sa ospital. Abay, napakabait naman kung sino man ang nakabangga kay Ma'am Sophia at hindi niya tinakbuhan ang obligasyon niya kay Ma'am Sophia. Anong sinabi mo? Dasa presinto ang kuya mo. Oho. Uy, bakit daw? Ewan po. Basta tumawag lang daw po kayo sa kanya. Dahil nasa presinto siya. At bakit hindi siyang tumawag sa akin? Lubat daw ang cellphone niya eh. Lubat. Ang sabihin mo, nahihiya siyang lumapit ng direkta sa akin dahil alam niyang susumbatan ko siya. Ha! Ayaw mong mabulok siya doon sa kulungan. Pero papa, kawawa naman ho si kuya. Malamo kaya doon sa lupa. Hayaan mo siya nang siya'y magtanda. Tawagin mo na si Ma'am Sophia. Kayo na lang po, Inang. Aba, inuutusan kita eh. Ako naman ang inuutusan mo. Eh, kung kasi, Inang. Baka pag nakita na naman ako ni Mami, baka magagalit na naman sa akin. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.